Guys, mag-prepare tayo para sa darating na bagyo. Signal number 2 na tayo. Parating mamayang gabi. So kailangan natin mag-prepare ng ating mga hayop. Ihandaan na natin to at gabi ang dating. Hindi ho natin to mapupunta-puntahan mamayang gabi. Kaya kailangan ngayon pa lang gawa na natin paraan. Tatakot kasi ako baka bumagsak tong mga pabahay ng baboy natin. Kaya gagawin natin to. Lagyan natin ng mga tukod para sakali kahit pa paano kunting may kunting tulong na harang dito sa ating mga baboy. Papakuan na natin to. Lagyan natin ng tukod. Dublihan na natin ang pako para matibay.
Hey. Mapapansin nyo guys sa inyo ang dako ng mga puno. Lumalakas na ng konti ang hangin pero mainit pa, yan yung nakakatakot eh. Kalmadong kalmado yung kaulapan pa pero mamayang gabi diyan tayo mamang problema. Yung sign pa lang na lumalakas ang hangin, malamig na kahit mainit pa ako. Pero mamayang hapon mag-start na yan, magbago. Makikita ko sa inyo mamaya, kaya kailangan na natin maghanda. Handa natin tong kulungan ng baboy, tong piggery, pati yung sa kambingan natin kailangan rin natin ihanda kasi baka liparin naman yung mga yero nun. Tatalian natin yung bubong, tapos maglalagay tayo ng trabal para hindi sila masyadong mabasa. Sa ngayon, ito na muna gawin natin. Mamaya tayo doon pagkatapos natin dito.
next. Langan natin doon pa sa kabila magtuon. Ito naman tayo sa kabila. Naman tayo sa kabila.
tiket. Bigyan natin ng sabat. Guys, tapos na tayo dito. Kakapagod dahil mag-isa lang tayo. Ngayon, hindi pa naman tayo sa kambingan. Yun naman kambingan natin, yung pabahay naman ng kambingan natin ang handa natin. Tara!
guys. Dito naman tayo sa ating kambingan. Tatalian natin ang bubong ng bahay ng kambing. At bakali pa rin. Maganda na yung sigurado. Hindi natin masyado silang alalanin. Safety na muna natin yung kalagayan nila para dito sa darating na bagyo. Lagyan natin ng tali kapag ganun para hindi liparin ng kanilang bubong. At ito pa ang isa sa mga inaalala ko, ang nyugan, sa darating na bagyo na si Pipito mamaya. Baka sila magtumbahan, masira ang kanilang mga dahon, hihina na naman ang produkto ng nyugan. Matagal din itong makaka-recover, siguro mahigit 1 taon bago sila makarecover ulit. Wala naman tayong magagawa at kasama naman natin sa buhay natin na pagdaraanan yung mga gantong sitwasyon. Ipagpasa Diyos na lang natin na sana wala masyadong masira sa kanila. Okay. Kasama naman. Okay guys, kasama naman ang lalagay natin. Kasi tuluan na to eh. Mga kambing nga pala natin dito, nasa labas na, pinalabas ko na. Para makakain na sila. Bago umulan. Thank you.
Yan, masyado pong malapit. Kaya, mag-adjust tayo.
Ulit tayo dito. Guys, yung mineral blocks nila, oh. Taubos na. Sabit lang ulit natin yan. Ay, tulong na yan para sa kanila. Hindi na sila magtutuluan dito. Pansamantala, ganyan na muna. Okay guys, okay na tayo dito. Sa mga baka naman tayo, ready na natin sila. Lagay na natin sila dun sa hawan. Kumbaga, dun sa mga walang punong babagsakan. Yung hindi sila mababagsakan ng puno. Lagay natin sila sa tubigan. Okay, tara! Ito ang agit. Okay guys, kapalitan na natin ng tali si Palo at nailagay na rin natin sila sa safety kasama yung mga baka. Ayan, oh. Dito na sila sa tubigan, ready na sila para mamayang gabi sa bagyo. Okay guys, hanggang dito na lang, mag-ingat po tayong lahat sa parating na bagyong si Pipito.